Tipid na tipid at ingat na ingat sa pagbibigay ng impormasyon si dismissed Bamban Tarlac Mayor Alice Go sa kanyang muling pagharap sa pagdinig ng Senado ukol sa operasyon ng mga pogo sa bansa. Pero matapos ang mahabang usapan, ang pangalan ng isa sa mga umunoy tumulong sa kanya para makalabas ng bansa e pribadong ibinigay ni Go sa mga senador na napikon na sa kanyang paulit-ulit na pag-iwas sa pagsagot sa kanilang mga tanong. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. Naka-bulletproof vest at helmet at napaliligiran ng mga babaeng pulis si dismissed Bamban Mayor Alice Go nang dumating kaninang umaga para dumalo sa pagdinig ng Senado ukol sa pogo operation sa bansa. Ngayon lang muling humarap sa Senado si Go na naaresto nung nakaraan Linggo matapos magtago ng mahigit 10 buwan sa Malaysia, Singapore at Indonesia. Ang unang tanong tungkol sa kanyang pagkatao. For your own sake at para sa kabatiran ng aming komite, just one last time on this very simple fundamental question. Ikaw ba si Guo Huaping? Hindi ko po kinoconfirm at may kaso na po sa akin sinampa. Sasagutin ko po sa korte po. The Senate has a right to know. Sino bang kausap namin? Yung talagang totoong taong akala namin or ibang tao? No? Madam Chair, ako po si Alice Go. Well, napatunayan na po namin na hindi kayo si Alice Guo. Kayo ay totoong si Guo Huaping. Hindi lang ang komite ang umabot sa ganyang conclusion, ang NBI mismo at ang isa pang ahensya. Ipinakita din kay Guo ang alien fingerprint card ni Guo Huaping na Chinese national at ang fingerprint ni Alice mula sa biometric printout ng NBI. Ito ang pinagbasehan ng NBI sa pagsasabing isang tao lang sila. Is that your signature, Alice? Doon sa under po ng picture po, signature ko po yun, pero hindi ko po alam paano nangyari po yun. Paano hindi mo alam paano nangyari yun? Hindi ko po talaga alam, Sen. Marami sa tanong ng mga senador ang hindi sinagot ni Guo. Paulit-ulit niyang in-invoke ang kanyang right against self-incrimination o hindi pagsagot sa tanong kung ikapapahamak niya. Sabi ni Alice, may mga kaso na raw kasing nakasampa sa kanya. Idinahilan din niya na may banta umano sa buhay niya ang mga taong hindi niya pinangalanan, kaya hindi niya masagot ang ibang tanong. Sen, andito po ako, safe po ako, alam ko po yun. Yes. Pero pagkatapos po ng session, paano po ako, yun lang, dun po ako nag-worry. Kaya ang mga senador, nainis. That answer is unacceptable. As it is unacceptable, Senator Joel. Parang dinadamay niya yung buong komite sa kanyang safety, pag ganun. Malay namin kung binobola mo kami rito. Pagkatapos mo kaming bastusin, gaganyanin mo kami ngayon, sasagutin mo kaming ganyan, pagkatapos mo kaming bastusin, pagkatapos mo kaming takasan, sasabihin mo may death threat ka, tapos di mo masabi kung saan galing yung death threat mo. Ms. Alice, pinaalalahanan kita, you never raised security concerns to the committee before. Nito na lamang na aresto ka na at ibinalag dito. Kaya muling na-cite in contempt si Alice. I move to cite Guo Huaping, also known as Alice Guo, in contempt of the Senate for testifying falsely and evasively before this committee. Kaugnay naman sa pag-alis niya sa bansa nung pinaghahanap siya ng mga otoridad, sinabi ni Alice na sa dagat sila dumaan ni na Sheila at Wesley Guo papuntang Malaysia. Umalis daw sila sa Maynila sakay ng isang yate, lumipat sa barko at naglayag ng may 4 na araw, tsaka lumipat sa mas maliit na bangka patungo Malaysia. Isang dayuhang babae raw mula sa Asia ang kasama nila sa biyahe. Wala na rin daw silang dalang cellphone noon. Hindi kayo lumalabas dun sa deck ng barko? Hindi po. Hindi ba claustrophobic yan? Actually, nung nakasakay na po kami sa malaking barko, sa totoo lang kung pwede lang matras, aatras na rin ako nun. Nakakatakot. Bakit ka aatras sana? Parang nakakatakot po talaga. Ano yung inaatrasan mo sana? Dahil gusto ko na pong umuwi, gusto ko na bumalik. So, ba't hindi mo ginawa? Yung nga po nagkamali din po ako talaga dun. Walang tulong ang mga Pilipino? Wala pong nakatulong po na Filipino po, Sen. Nang tanungin kung sino ang may-ari ng yate na kanilang sinakyan at kung sino ang tumulong sa kanya para ayusin ang pagsakay niya rito, pahirapan sa pagbigay ng detalye si Guo.
Madam Chair, gustong-gusto ko pong sabihin, pero isulat hindi ko po papel. Masabi po sa public po. Isulat mo sa isulat papel. Mo sa papel. Sen, kung isusulat ko po, okay lang po ba na hindi nyo po i-discuss po sa public? Miss Alice, please do not tell the senators what to do with the information na halos kailangang bunutin namin sa inyo na parang ngipin. Opo, write it on the paper. Natatakot po kasi ako. Miss Alice, nauubos na yung pasensya opo, namin dito. Sana po maintindihan nyo rin isulat po ako nyo. Na natatakot po ako talaga. Nakakapikong ka na, ha? Nakakagigil ka na. Sa huli, isinulat din ni Go sa papel ang pangalang hinihingi ng mga senador. Hindi inilahad ng mga senador ang pangalan pero may pahiwatig kung sino siya. Itong taong sinulat mo, holder ng 5 passport to. Based from the information I received, he's now in Taiwan. Why did he or she felicitate your escape from the country kung pinagsalitaan mo siya na masama? Yun lang naman eh. Okay. Bakit siya nag-facilitate? Siguro po yun, dahil isa na rin na sa tingin ko lang po, no? Baka nagigilty na rin po siya. Nagigilty saan? Saan nangyayari po ngayon sa akin? Tumakas ka ba o itinakas ka? Siya po nag-initiate po, pero along the way po... So itinakas ka niya? Along the way po, hindi po kami magkasama. Hindi ba ito ang mastermind mo? Itong mastermind ng lahat na ito? Amo mo ito? Itong tao na ito? Sen, wala po akong amo. Okay, so... Ikaw ang big boss ng lahat ng Pogo sa Bamban? Hindi rin po ako big boss ng Bamban. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo, Nakatutok, 24 Horas.